Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, we're gonna cook a biryani fish. So welcome back guys, like what I said, magluluto tayo ngayon ng biryani fish. So fish guys, fish. So andito yung ating mga ingredients. As you can see, tinakpan ko siya ng ganito guys kasi maraming mga flies gawa ng mag-winter season na. So, yung mga flies marami na. So, ayan, tinakpan ko siya. So, ito yung mga ingredients natin guys. First, may rice tayo ng 2 cups of rice. Fish, kasi nga fish biryani tayo ngayon. Naka-fry na rin siya guys kasi kailangan nating prituhin muna bago siya lutuin. And then, meron tayong green chili, meron tayong curry leaves, meron tayong onion, sliced na onion, meron tayong dry na lemon, meron tayo ditong dinikdik na ginger at saka garlic, tapos meron tayong tomato, sliced tomato, meron tayong mixed seasoning, meron tayong coriander powder, meron tayong garam masala, meron tayong black pepper, at yung mga mixed seasoning ng mga seeds, then salt. So, ito yung ingredients natin guys para sa ating biryani fish. Papakita ko rin sa inyo guys kung paano magluto ng rice ng biryani. Kailangan nating ipakulong muna yung tubig with mix seasoning ng mga seeds. May cloves, may dahon ng laurel, may cardamom seeds. Ayan, as you can see, at may cinnamon stick. Ayan, then pakulo lang natin yan guys. Pag kumulo na, saka natin ilalagay yung rice. Alright guys, magsisimula na tayong magluto ng ating biryani fish. First guys, kailangan natin may isang extra malalim na kaldero. Ayan. Painitin na natin ng konti guys, saka natin lalagyan ng oil. Yung oil na gagamitin natin para panggisa guys, yung oil na pinagprituhan natin ng isda para may lasa na siyang isda. So, ayan, as you can see. Kailangan na natin painitin siya guys para hindi siya tatarsik yung oil natin. So, kailangan mainit siya. So, ayan guys, mainit na. Lalagyan natin ng konting oil. Ayan. Huwag masyadong madaming oil guys. Or, depende na yun sa inyo. Kung gusto niyo ng maraming oil, pwede din. Pero, sa akin kasi hindi ako gumagamit ng maraming oil kasi pinrito ko na siya. So, okay lang ng konting oil yung gagamitin ko para panggisa. So, you can see guys, nakamask ako kasi parang may ubo ako tapos nagluluto ako. So, kailangan kong mag-mask. Ayan. Painitin lang natin ng konti yung oil guys. Then, susunod-sunod na natin yung ating mga ingredients. Ingredients guys, lagay natin tong onion. Ayan. So, ayan guys. Okay na yung onion natin. Susunod na natin yung ginger and garlic. So, ayan guys. Isusunod natin yung ginger and garlic. Ayan. Ayan. Lutuin lang natin. Hindi naman totally sunog. Medyo golden brown lang guys, okay na yun. Kasi hindi siya masarap pag hilaw yung sibuyas, bawang at saka
luya, pag ilaw, guys, hindi siya masarap. So, kailangan natin lutuin ng maayos. Hindi naman sunugin. Basta magiging golden brown lang siya. It's enough. Guys, okay na siya. And then, we add that tomato. And guys, add natin ang tomato. Then, halo natin ulit. Alright. So, ayan guys, as you can see, kailangan lang nating lutuin ng maayos yung kamatis. Ayan. Kailangan mag-melt yung kamatis, guys. Yung lalabas yung sauce niya. Kasi pag hilaw, hindi rin siya masarap. So, kailangan lahat ng ingredients natin ay maluluto natin ng maayos para masarap yung kinalabasan ng ating biryani. Ayan ang konting tomato paste. Ayan. Konti lang guys. Kasi may kamatis naman na siya. Pero kung gusto nyo ng medyo maglalasa yung tomato paste, pwede nyo rin dagdagan. Pero kung gusto nyo ng balance, konti lang. Mga isang kalahating kutsara lang siya. Kasi maasim na rin naman to guys kasi may kamatis. So, susunod na natin tong dinikdik na dry lemon. Ayan. Kung may powder lemon kayo guys, okay din yun. Pero mas masarap yung dry na lemon kasi ano siya eh, kumbaga fresh. Kailan pa naging fresh ang dry? So, idadagdag na natin tong curry leaves. Ayan. Yung sili, mamaya na natin siya ilalagay kasi ayaw natin ng masyadong maanghang. So, mamaya na siya ilalagay pag nalagay na natin yung isda. Tapos natin plahan na natin, saka pa natin ilalagay yung sili para hindi magsusok yung ano, yung anghang niya. Pero kung gusto niyo ng maanghang, pwede niyo na rin siyang idiretso. Ayan, mix natin. And then, lagyan natin ng black pepper. Lagyan natin ng isang teaspoon. Yung teaspoon guys na maliit siya ha, yung parang pang tea talaga nila dito. Ayan. Tapos, meron tayong fish biryani masala. Ayan. Lalagyan natin ng isa ding teaspoon guys. Ayan, isang teaspoon. And then, lalagyan natin ng coriander powder. Isang teaspoon din guys. Para pantay-pantay yung lasa niya. Pantay-pantay yung sukat ng mga ingredients niyo. And then, meron tayong dito mix seasoning powder. Lalagyan din natin ng isang teaspoon din guys. Ito. May spoon na siya dito. Lagyan natin ng isang teaspoon. Ayan. And sa paglalagay naman ng salt guys, huwag nyong biglain na marami agad ilagay nyo kasi yung isda natin, bago natin prituhin, may asin na yon, so baka maalat. Kasi yung bigas natin, may asin na rin yon. Pag pinakulo nyo, lalagay nyo rin ng asin. So, baka aalat siya. So, kailangan unti-unti lang yung paglagay natin ng asin. Tapos, titikman natin para matansya natin yung lasa. So, ayan. So, guys, mix lang natin ng maayos. Ayan, haluin natin. Itong fish. Ayan, lalagay natin.
i-mix lang natin, guys. Okay, guys, may kanin na tayo. Lagyan natin ang unang kanin. Ayan. Bali, dalawang topping siya ng kanin, guys. Tayo na isa pang sandok. Ayan. Lagyan natin yung isda. Ayan. Ito na lang ilagay natin sa ilalim. Tapos lagyan natin ng sauce. And then guys, we have to add this rice na may kulay. Kung wala kayong kulay, okay lang din. Then, ito ng kaunti. And then, lagyan natin ng konting parsley. Ayan. And then, i-add on rice ulit. Guys, guys. Maraming rice guys kasi, ano, maraming kapalim sa iyo. Ano siyang rice? Ayan. Then, flat lang natin siya. Then, add natin din itong isda. Yes. Alright. So, guys. Nalagay natin itong tirang sauce. Ayan. Pagandala sa doon sa rice. Then, we add the rice na may kulay. Ayan. Kung gusto nyo nang masyado makulay, guys, it's up to you. Pwede nyo lagyan ng maraming kulay. Ayan. And then, lagyan natin itong parsley. Ayan. Okay, guys. Then, tapan natin ng koy. Tapan nyo muna ng koy, guys, bago nyo lagyan ng, ano, ng takot. Kasi, parang hindi siya sisinaw. Pag binagyan natin sa burner, hindi na siya sisinaw yan. And then, let's put in our burner. Guys, as you can see, yung fire natin, nasa low fire lang siya kasi luto naman na yung rice, luto na yung isda and everything. Kailangan lang natin siyang painitin ng mga at least 15 minutes, ganun, or 20 minutes. Pero yung apoy niya, kailangan lang nasa very, very low fire. Ayan. And then, lagay na natin ito, guys. Wait natin mamaya, guys, ang resulta ng ating fish biryani. Ciao!